doon yung game na yun. Basta ang point is, pag nag-marksman ka sa mid, particularly yung Claude, hindi ka nakukuha ng farmer sa gilid. Oo. Yung execration naman, hindi ganun mag-isip. Sabi nila, as much as possible, since late game gods naman tayo, kuha tayo ng mga scaling heroes. Harith as well as the Ling. Yeah. And alam mo, Manjin, normally teams, ayaw nila ng Harith kapag may Chang'e na yung kalaban. Yun nga eh. Kaso sila dito. Kasi mahuhuli ka eh. Kaya kang pasukin eh, di ba? Hindi kang wolf. Gusto ko lang sabihin na out of the last game na nakita natin, si Renjo pa rin ang umulit lang ng hero. Possibly. Ureno. The 50 minutes. Extended na. Kasi lahat sila nag-iba oh. From the previous game. From yes. The previous game. So ngayon, tingnan tama natin. Dyan, tama dyan. Kaibigang Wolf, ha? Tama ka. Mm. I think, ayaw mo ng Harith kapag may Chang'e kasi may target eh. Oo. Yung Zaman Force, dun lang ilalagay yung Meteor Shower eh. Diba? So wala kang magagawa dun. Kahit sumayo ka, ay mahahabol ka din talaga ni Ribo on this Chang'e. Pero again, preference lang naman yung mga teams. Hindi naman talaga hard counter itong si Chang'e kay Harith. Hindi naman ibig sabihin na kapag may Chang'e na, hindi na makaporma yung Harith. In fact, maganda pa rin naman kung na-timingan mo. Yeah. So may galaw pa rin. So siguro ka na nang inisip ng execution. Lalong-lalo na pag binigay na kay Kelra na isa sa mga lulupit na Harith players dito sa Pilipinas. At ang execration, sabi nila, sige, kung lugi ang Chang'e sa Harith, pwede natin isang hero. Pasok naman. Pero na-timbrehan ang Bren Esports na may rotation doon ng execration. Yeah. So, nilagay nila doon si Lusty at walang nagawa ang execration. Gusto ko yung, pantay na pantay ang laban. Gusto ko yung nabanggit mo doon, Wolf, no? Kasi umangat si KLBJ. Oo. At nakita niya na may posibleng gawin doon kay Ribo. Yeah. So, nilagay nila si Lusty doon. Yeah. Taba. Kapaan na talaga. Hindi na kasi pwede. Momentum-based na to, kaibigang Wolf. Eh. Dahil doon sa nangyaring game number 4 and 3, medyo safe na yung galawan ng dalawang teams natin dito. And Flap. Tingnan mo yung pag-box out ni Flap mula dun sa bush dun sa may pinakakanan tapos dito sa may gitna. Na-box out ng Toto. Na-box out talaga. No? Habang nababox out din si Renjo dito, napagamit pa ng Mountain Shocker si Carl Tizzy. Safe turtle take para kay Carl Tizzy. Same story. Yep. Para dito sa game number 4, laging ganito ang simula kung saan Bren pa rin ang nangunguna sa turtle take. Ito yung mismong dahilan kung bakit may turtle laners or yung mga EXP laners ka natin. Oo. Kasi sila yung magle-level 4 at ang usual na nagiging labanan doon, Manjin, paunaan mag-clear, paunaan mag-4 para pag turtle fight na, by 2 minutes, pwesto ka na kagad. At yun yung ginawa ni Flap Tizzy. Hinarangan niya si Eto Max, tapos nung nakita niya, nandito si Eto Max, sige, okay na, alam ko na yung tao na nandito. Tapos umangat siya na konti, kumaliwa, pataas. Oo. Tapos nakita naman niya ibang members ng execution. Okay. Matagal yung pag-take ng turtle, pero Brent pa rin yung may control noon. Speaking of control, para dito kay Shaknu on to Revo. Nako po! Ito yung sinasabi mo na binabantayan nila this time si Doc Ribo, pero may pagbawi dito ang side ng Bren Esports. Blood won't connect mula dito kay Carl TZ. Libreng kill ang ginawa this time ng Exe at hindi nila mapigilan. Ooh, hindi mapigilan si Chakno sa kanyang Johead dito sa pag-initiate. Nung sa pagkapanalo ng execution sa Omega nung previous round, ginaw nila din doon si Toshi at si Chakno with the Johead yun, yung ginagamit niya agad yung flicker, hindi siya natitipid. Hindi talaga. And exactly in this right moment nung ginaw nila si Ribo sa bot lane, ganun na ganun din ang ginawa. Tsaka kung iisipin mo, yung Johead, pwede mo kasing i-ejector in yung target mo doon sa Zaman Force. Kahit na si Renzo. Kahit na napakalayo mo, di ba? So ngayon, another unstoppable force for Chakno. Flap Daisy is also here. Ito na yung dash in. Chakno will be the main target. Ang lupit ni Cartesi doon. Bakit? Noong una nakita niya na nag-unstoppable force, so binrace niya yung sarili niya. Tinaiming niya yung traceless para pag na-stun man siya ng unstoppable force, meron na siyang distansya with the traceless. Tapos niretry niya para mas low at hindi siya ma-ejector. Ganoon kalupit yung mechanics. Mm-hmm. Ni kaibigang Carl Tizzy. Nakita rin natin yun yesterday nung nakipag 1-on-1 siya kay Chu, yung may niretry din siya. Right. And now, it's looking like an even ball game once again. Kasi execution, same yung plano nila with Bren. Eh. Shutdown ng Exe yung bottom lane to help the Harith. Meanwhile, Bren, lamang naman sila sa top lane kay Pakito.
naman, oh, yung pwesto ni Club TZ with the box out. Yeah, let's go. Ito na ultimate para kay Chakto. Pero ejector dito kay Rebo. Yun yung main target. Ang hirap na rin nun kay Vegan Wolf. Napakalupit naman. Lusty ang mawawala this time. Habang sina Club TZ po ay pa nakaisa ang side ng XE. Makakadalawa pa. Rencho. Ito tapos. Takbo. I-rain over. Oh men. Goodness. Chakto. Binato si Doc Ribs. Akala dito ng Bren. Si ba yung target? Oo. My goodness. Chuck Mamba. Binubuhat ang execration sa ngayon at nung pagsama ng execration with that Zaman Force Malaki Kelra, do take note na meron na siyang Calamity Reaper nung bandang 4 minutes 40 seconds right before that turtle. Nakuha nga ng Bren Esports yung turtle pero nakuha naman ng execration yung Clash. Wow. It's all about the confidence. It's all about the momentum para dito lagi sa side ng XE. Napapaturo ka dito, Calamity Reaper at 5 minutes. Exactly. Pero dito kay Kelra. Nakuha nga niyo yung 4 minutes 40. Usually, yung first item ng isang gold laner ay nasa 3 minutes 40 pa. So, oo, ang ginawa kasi ni Kelra, nag-cooldown boots muna, tapos dalawang Azure Blade. Tapos sakto-sakto sa second turtle timing, nung nakakalamity Reaper na siya. At mukhang mataas na yung power spike ng execration this time. Pero ang tanong kasi dito, Wolf, ang kalamangan ng Bren kasi, meron kasi yung Bren na mga tinatawag na alam nila pag tapos na eh. Ah, oo. Alam nila pag kaya ng mag-push. Yep. So ngayon, paano matitake advantage ng execration yung kalamangan nila? Which is, I think yun yung nagkukulang nung game 1, game 2. Kasi, parang gawin nila yun eh. Gamitin na talaga nila si Chakto. Be aggressive. Tapos, dun kung saang lane man siya dadalaw, kumuha sila ng kill doon. Totoo. Pwede nilang gawin ang gawin lang to. Dahil nakakatakot na yung damage nila. Pero look at that. Bren pa yung nakabasag sa top lane. Even though basag yung mid ng Bren, even though sina Chakno nag-uumpisa, may movement kasi na ginagawa yung Bren na na-outplay lang ng Exe. At nagsisimula yun kay Paquito, katulad ng ginawa nila sa may top lane. Oo. Scary moment dun sa may mid lane. Pero Bren Esports, mukhang gusto pa rin nila kunin yung turtle. Laging nakaabang sina Flap dito. Si Kevin J. Now spotting out view. Ito na naman yung sinasabi natin side ng execution. Wild charge from Lusty. Flame shot. Flap TZ is also here. Pero nasa na ba si Carl? Ayun na nga. Nag-aabol sina Flap. Pero no damage whatsoever for the side of Bren Esports. Renjo will just dash away. Set up na naman ang turtle to, kaibigang Wolf. Tinuprove ni Kelra na wala siyang pakialam sa kahit anong matchup. In fact, denied niya doon si Rebo. Oo. Shutdown. Shutdown. All throughout regular season, hindi umabot ng 3 deaths si Rebo sa kanyang Chang'o. Ngayon lang yan. Ooh, that's very important to take note kasi si Kelra nagkakaroon na ng confidence place ngayon at hindi pa siya tapos. Mung igagawin na naman niya sa bottom lane ulit. Anong sinasabi niyo na counter ako? Anong walang counter. Walang counter, counter. At Lord, sorry, Turtle will be in favor of execration pa. Sabi dito ng execration, hindi kasi pwedeng labs it. Hindi pwedeng 4 games, execration. Walang pasok bukas. Now having the lead. 4-2-2. Wild charge in, pero nag-miss yung Bloods. Kelra will have another shot in the bottom lane. Nandito si Chakto. Hindi to, kung tumama yung second skill dun, papasok sana si Carl TZ. It is what it is. Pero nag-miss. And it is what it is. Buhay pa rin si Kelra, 1-0-4. Ang lupit din kasi ng ano ni Kelra, eh, no? Ng killer instinct. Mm-hmm. Pwede mo rin kasi siyang minsan i-jungle. May ganun siya eh. Nakausap ko si Marky mula sa Onyx PH at napakataas ng respeto niya sa Harith ni Kelra. Oo. Best pick. Best pick at the way na dinescribe niya ay parang kahit anong mangyari, kahit lugi pa, hahawakan at hahawakan niya yan. Hahawakan niya yan. Kahit nga nakita natin yung muka ni Napakbet kanina on the last two picks, naisip nila dito na si Kelra kailangan niyang kunin ang kanyang fake pick. Meanwhile, Renjo, Destiny Draw eh. Hindi, oh, Destiny Draw. At ito pa, si Renjo, hindi niya to nagagawa kasi kanina. Mm. Kasi kanina, nakakagat siya nung dinosaur, nung Barats. Ngayon, yung Paquito, wala nang nagagawa, si Flap TZ, kundi tapatan na lang siya. Yep. At dito na pumapasok yung matchups na sinasabi natin. Right. So medyo pressured na this time ang Bren sa pagdepensa. Although, do take note, Manjin, na yung objective taking ng Bren Esports dahil dun sa Paquito ay mataas. Yun nga lang, kapag na-split yung mga members ng Bren Esports, katulad ng mga antics si Chakto, tapos yung outplay ni Kelra sa bot lane, oo, nabubuwag
yung snowball ng Bren Esports, yung death ball nila. Kumbaga, yung plano ng Bren Esports ay magsama-sama para makakuha ng objectives, pero once na mabawag sila ng execution, lugi! Doon na sila na i-goals. Totoo! At ngayon, kung iisipin mo pa, execution din kasi may capability to really pick you up eh. Parang kaya kanyang i-ano eh, kaya kanyang ma-burst down ng ano eh. Nang mabilis eh. This means na Lord, mukhang hindi pa naman mag-overkill unless makakuha ng kill. Wild charge, ejector na naman kay Pew. There you go. Wala si Pew. Isang kakasabi ko lang eh, pick off capability is real. Para dito sa side ng X eh, may iwan this time si Flap Dizzy. Super slow mula sa Unique Blades. Walang masasagot ang Bren Esports. 28,000 to 30,000. Patience. Yung momentum to, kaibigang Wolf. Nakita mo yung ginamit ni Chakto yung kanyang flicker. Sabi ko, hindi nag-hesitate itong si Chakto. Alam niya na kahit i-go niya yung isang roamer o isang tank, isang support, which is few, nandyan, okay lang eh. Nandyan yung mga kampi niya for the backup. Mm-hmm. Kumbaga, ito yung mga tropa mo na ano eh, lagi kang babackupan kahit anong mangyari. Tiwala na lang eh. Tiwala lang. As it stands, yung patience din ni Kelran, kung papansinin ninyo, hindi niya binato yung summon force kasi alam niyang okay naman eh. Kahit yung paghabol nila kay Flap Tizzy, correct, sila naging masyadong gigil sa laban, and execration are taking this game na disiplinado, alam, at the same time may swag. Alam nilang patay eh. Oo. Alam nilang ano eh, pagka ejector burst lamang tayo sa items eh. Mm-hmm. And ngayon first time natin makikita ang execration na lumalamang in the early stages of the game. Oh, that's right. 11 minutes na pala tayo. Look at the record right now ng ni kaibigang Chakno, pare. 2-1-4. Yung 1 death na yan, nandun, yun din yung 7 sa kills nila. Namatay lang siya. 6 out of 7 kills ay nandun siya. At nakita mo naman yung presence. I mean, yung Lord, yung Turtle fight na ipinanalo nila, that was Chak Bamba as well. Na pati yung kill doon kay Weebo doon sa may bottom lane. Yeah. At hindi makagalaw ang Bren. Medyo ano din kasi, you know, yung Matilda, hindi siya yung ano eh, parang few specialty eh. Na Action J eh. Usually, ang Matilda ay binibigay mo sa yung roamer, sa tank mo. Oo. Most of the time. Pero again, valid din siya na mid laner kasi malakas naman yung kanyang poke. Malakas yung Soul Gloom eh. Mm-hmm. At pwede ka mag-magic item. Meanwhile, may reset. Oh, atake kaya muli si Chuck. Ma'am back, LBJ, going one-on-one matchup with Carl Tizzy, may Wind of Nature. Oh! Solid nun pula kay Carl. Ang bilis nun ah. Alam ni Carl Tizzy na pwede siyang i-go, at alam naman ni LBJ na kaya niya mamain yung Heason Shin sa point na to. Oo. So, Wind of Nature, a very nice timing mula doon kay Carl Tizzy. Lupit din makakita talaga ng mga one-on-one mula ka sa kanilang dalawa, eh, no? Carl and Kiel. Both of these guys are prodigies. And ngayon, killing spree. Flap Tizzy is down. 2-8, execration. Level 1 Lord. Unang Lord pa lang pala to, kaibigang Wolf. Majin, may tumatawag. Si Ginoong Baltes. Parang tumatawag nga eh. Parang saktong-sakto kasi. Ano na, weekend, 9:30 p.m. Kakatapos ng dinner. Oo. Nandito na buong pamilya, nanonood ng MPL. Prime time, hindi pwedeng game to lang. Ayun na yung summon force, pero pumalik. Ang ganda na pagbalik dito ng side ng Bren. Si Kiel, laban kay Carl Tizzy. Walang Wind of Nature this time. Inabangan ni Kiel. Pero nakabawi dito, 1-1. Make that 2-1. May napatay this time ang exit doon sa gilid. Chakno pulado, pero nakapag-recall out. Execration winning that team fight. Again, Chakno with the initiation. At siya naman din ang talaga nakatoka mag-initiate para sa execution. Even better nga lang yung depensa mula kay Few. Ginamit nila yung dash para mahatak din si Carl Tizzy into a safe place. Yun nga lang ay kulang ng damage kasi pwede nang mang-run down ngayon si KelVJ. Sa lamang niya, when it comes to the gold, ginoo na lang talaga niya doon si Carl Tizzy. At like you said, walang Wind of Nature. Cooldown ng time na yon. At ginoo na nga ni KelVJ. Eventually, para sa side ng Bren Esports, ay napatay rin nila si Kiel kasi nga nag-overcommit ng execution. Yeah, pero, but it's okay. Yeah, pero okay lang yung mga ganong overcommitments. Kung dalawa naman yung makukuha mo, and may damage kasi si Itumak sa gilid. Patay si Lusty dito, isang mabilis. Flame shot won't connect. Well, Lusty, buti na lang kamo. Merong, sprint. Buti na lang, merong Guardian's Blessing. Mm-hmm. And actually, napakabit ng flicker dun si Renzio. So,
in a way, Bren Esports ay matutuwa dun sa naging trade na yun. Kasi wala ang Flicker. Pero yung pwesto ng execution, nauna na sila. Double buff din si KelVJ. Oh, 25k para dito sa kaibigan natin si Lord. Lusty, he has the wild charge in a while. Pasok na naman si Chaknu. Ito na yung Matilda Airlines review. This time, mapapagamit si Ribbon ng Meteor Shower. But Renjo, from behind, KelVJ nag-aabang naman din. Flat easy siya nalang mag-isa. Hinahabol ngayon ang side ng XS. Sakit ng tusok dito ni KelVJ. Guardian's Barrier para lang hindi makapag-poke si KelVJ. Bren Esports will defend this Lord. Yeah. Wolf, are we looking at another long game? I think so. Sa laban na ito. I think so. Merong Harith ang side ng execution, so mas pabor talaga sa kanila mag-late game. Meron din silang Link. In fairness with Bren Esports, si Lost Day gumagawa ng napakaraming plays katulad nun, mga harang na yun. Gaganda ng mga Grok Block niya kung iisipin mo. The Lasty Grok. The Lasty Grok. Kasi yung mga Grok Block niya, una, nare-reset yung Lord. Mm-hmm. Pangalawa, nadidisrupt yung gank potential ng execution. Kung wala yung mga Grok Blocks, mataas ang possibility na tapos na ang laban na to. I agree. Oh! Ejector na naman. Si Ribo na naman ang main target. Ribo Polado. 0-3. Madadagdagan ba? Meteor Shower hindi na. This time, si Narenjo ang tumatang sa lahat. Si Ito Max na target ngayon ni View. Meanwhile, nandito na si Kelra sa kanyang Zaman Force. Mukhang tapos na ang laban, Kuya Wolf. Pwede mo na atang ilista ang game number 5. Execration. 3-12. Huwag kang mag... salita ng tapos. Meron pang Chango ang Bren Esports. Pupesto din si Lusty. Meron silang wild charge. Meron silang ultimate dito. Meteor Tower is still up. Pero minions ang muna. Uyun lang! Into the max plays once again. It's all about the into the max plays. With the yin yang overturn and the combo, the Wushu Umbrella Flea. At ang kunat na rin ni Renjo, anong sinasabi niyong 50 minutes akong Uranus? 67 minutes na akong Uranus. Kahit 100,000 minutes, kahit 400k damage received, gagawin ko yan. Sabay bili pa ng immortality. Sobrang importante nga lang nung ginawa ni Renzio doon. I know this is a stretch, pero hinarangan niya si Cartizzi. At hindi makapurma si Cartizzi. Sila si nakatagus na eh. Oo. At nakita na nila yung Lord Take. At yung dive ni Eto Max doon kay Ribo, naging worth it kahit namatay din siya. Kasi yung Lord, pag pinagsama-sama natin lahat ng mga sinabi ko, biglang nabigyan si Execration ng libreng Lord. Isang mabilis para dito ang gusto ng Exe. Chaknu, nakakatakot talaga yung Joid eh. Every time na merong Meteor Shower, and this time magbabasag ang Exe sa baba. Carl Tazy, missing again. At ngayon, Execration going to the top lane. They will also tank this tower. Pero patience, ha? Patience para sa Exe. Kaibigan Wolf. Meron pang hoverboard na itong si Carl Tazy. Ito na naman another ejector. Meron na din Matilda Airlines, Zaman Force para kay Kelra. Siya ang tinitignan. Mega kill. Mukhang tapos na ang laban, pare. Si Carl. Mukhang yun na nga yun, Carl. Mula doon, hindi tumama yung Gauntlet Split. Oh, napapindot na. Kala niya siguro Trace na sumakto yung cooldown. Meanwhile, triple kill mula dito kay Kelra. And ladies, wait pa sila lahat. And gentlemen, maniac para kay Kelra. Mukhang tapos na ang laban. Extended ang Battle of the Besties. We are going to game number 5. This winning moment is brought to us by Oppo A 9-4. Much, much, much perfect na execution.